may bago tayong product ngayon. Ito yung tinatawag na Solar Africa with Inverter Charger. So, double purpose siya, guys. Pwede siyang gawing inverter, pwede rin gawin nating battery charger. So, tingnan natin kung paano siya gumagana. And then, titesting din natin, guys, syempre po. Ito pala yung 500 watts inverter charger. So, let's do again and open the box. So, ayan guys, kung makikita natin dito, meron siyang dalawang monitor. Ito yung sa voltage para sa charging. And then, itong sa AC para sa voltage na 220. So, mapapansin nyo guys, meron siyang outlet. Ayan o. Meron siyang outlet para sa 220 volts. So, meron ding nakalagay dito, charge for battery charging. Ngayon, kung gagamitin nyo naman sa inverter, galing siya ng 12 volts, titesting natin ito mamaya. Lipat mo lang dito. Nakalagay dyan, at work. So, hindi ko lang maintindihan kung anong ibig sabihin yung at work na yan. So, inano ko na lang, tinama ko na lang siya. Pag dito natin pipindutin to, ibig sabihin, 220 volts ang ilalabas. Tapos, pag dito natin siya ililipat, for battery charging. So, tingnan natin, mayroon din siyang high and low. Pag dito sa high, ibig sabihin yan, para mabilis mag-charge ang battery. Pag sa low naman, dahan-dahan lang. Pero mas maganda kasi guys pag nasa low kasi hindi ano siya, kumbaga hindi siya presado. Pag sa high kasi mabilis, tapos mabilis din mang malubat ang battery. Yun yung ano ko diyan eh. Tingin ko diyan. So maganda dahan-dahan para maganda ang charging. So titesting natin 'to guys. Paano siya gumagana? And by the way, meron siya sa likod. Yan. Yan yung fan para pag uminit, nilalabas niya yung init para hindi siya basta-basta masira. And then, ito yung pang AC. Yan, for charging sa battery. And then, ito yung sa battery. So, baligtad. Kumbaga, baligtaran siya guys. Papakita natin ito mamaya kung paano siya gumagana. So, ayun guys. Unahin natin pag-test si inverter. So, ito yung negative. And then, ito yung si positive. Mayroon tayong battery na 20 amps, 12 volts. Yan. Ang una nating gagawin is test sa inverter. Kung gumagana ba talaga siya. So, lipat natin siya dito guys. Ayan na. At work. Yun. Gumagana siya yan. Pumapalo siya around 230 volts. So, try natin kung available ba yung power niya na 220. So, ayan si electric fan. Yan, 220 volts yan. Saksak natin. Ito yung outlet. Ayan, outlet. Saksak natin guys. So, ayan. Gumagana siya. So, kung maririnig nyo guys, mayroon siyang ugong. Yung gumaganon kasi hindi siya pure sine wave. Modified lang ito. Ang pure sine wave kasi pag may motor, maganda ang takbo. Ito kasi modified, umuugong siya. Hindi siya ganong maganda gamitin kasi ano lang to. Pang TV, pang radio, pang ano, ampli na maliliit, ganun lang. Pero malaking bagay na rin kasi siyempre, saan ka ba maghahanap na kunyari brown out tapos mayroon kang magagamit, di ba? So, yan o, siya working. Yan. 220 volts via inverter. From 12 volts, gagawin ng 220. So, ayan, gumagana siya para sa 220 volts. Ngayon naman guys, i-transfer natin to siya. Ito, yung AC niya, isasaksak natin sa 220 volts. Para naman, i-charge si battery. Reverse naman po tayo. Yan. Patayin natin to. Kahit pata rin, ilipat natin siya sa charge, hindi siya mag sasalubong. May safety naman po ito. Yan. So, saksak natin siya. Buhatay ng
Kukuha tayo ng ito, extension. Yan, and then, let's try. So, ayan, mapalo siya guys, on, and then charging. Yan. Yan o si VDC, voltage DC. Yan, nagcha-charge siya. Baligtad na naman ngayon guys, ito naman din binibigyan na ng kuryente. Yan na naman ang binibigyan na ng kuryente. Oh, so napakalaking bagay pag nasa bahay nyo na mayroon kayong ganito. Wala kang brownout na mangyayari. Tuloy pa rin. Yari, nag-computer ka o di hindi ka maantala sa trabaho mo. Diba ang ganda nito guys? That's all for today's vlog. Thank you.